una, kaya nagkaroon ng online Christmas caroling concert. Una talaga, mga harana lang ito. Mga awiting pamasko, ire-record, at i-play doon sa ating FB page. Pero nung pinagninilayan namin, kami nila Kuya Alem, nung nagkakakwentuhan kami, naisip namin na mas maganda siguro na may mas ibigay pa tayo doon sa mga makikinig, sa mga manonood, na medyo mas malalim ng konti, hindi lang basta kanta, hindi lang basta mga awiting pamasko, pero para may mas malalim na kahulugan yung gagawin namin na ito, ay naisip namin saliwan ito ng mga play, ng mga pag-arte, upang yung mga talento rin ng mga seminarista ay maipakita rin sa pamamagitan ng gawain na ito. Ito ngayon ay naging, kumbaga ay parang panuluyan. Online panuluyan, caroling, concert, na naging bunga ng mga pagninilay sa mga pangyayari dun sa mga recent na mga situation na nakikita natin dun sa mga balita. Ginamit natin ito para parating yung mensahe ng Pasko. Ang pagtahan ay kwento ng katapatan at pagtalikod, kwento ng kalakasan at karupuhan. Ito ay katapatan ng Diyos at pagtalikod ng tao. Ang pagtahan ay kwento ng kalakasan ng Diyos at kahinaan ng tao. Ang pagtahan ay pagtatahan sa puso ng Diyos, sa puso ng bawat isa. Ang pagtahan ay kwento ng pagliligtas ng Diyos at pag-aahon ng Diyos sa atin. Marami tayong pinagdaanan sa makalipas ang 6-5 buwan, pero tumatahan tayo at tatahan tayo dahil habang binabalikan natin ang mga nangyari, malalaman pala natin hindi tayo nag-iisa. Umiiyak tayo, pero tayo ay tatahan sa kabila ng pag-iyak, sa kabila ng mga pagluha natin ng mga nakaraang buwan. Tayo ay tatahan kasi alam nating tayo ay may pinananahanan. At ito ay ang Diyos, ang bawat isa. At siguro ito yung naging inspirasyon natin sa pagsulat, sa paglikha ng obrang ito, na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng kalakasan sa gitna ng lahat ng ating pinagdadaanan. Para sa akin, yung mga kantang hinanda para sa online caroling concert ay mga kantang nagpapahayag ng pag-asa sa buhay, pag-asa sa araw-araw na pamumuhay natin bilang mga tao, bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyano. Sa pagtahan na ito, sa aking pananaw, ang inaasahan o aasahan ng tao dito ay una sa lahat, yung pagiging mapagpakumbaba, pagiging mapagpatawad, pagiging masaya sa kabila ng maraming problema sa buhay, sa kabila ng pandemyang ito. Alam naman nating lahat na iba ang epekto nito, pero itong pagtahan na ito ay ipapakita sa atin na sa kabila ng negatibong epekto ng pandemya, nandyan pa rin yung Pasko. Yung Paskong magtuturo sa atin na kailangan natin maging masaya. Kailangan natin panatilihin ang pagiging mapagpakumbaba. Kailangan nating mahalin ng ibang tao, ang ating sarili. Lalong-lalo na yung mga nangangailangan sa ating kapaligiran. Hindi man tayo sobrang yaman, pero mabuti na siguro na sa pagtahan na ito, hindi man kami makatulong pinansyal, makatulong kami sa entertainment ba. May nalulungkot man, pasisiyahin kayo ng pagtahan. Babaguhin ang pagtahan ng inyong kalugmukan at kayo pasisiyahin. Sa paghahanda, medyo hirap ulit dahil ilang buwan kaming walang practice ng choir, ilang buwan na hindi kami nagkaharap-harap ng choir, ngayon lang ulit kami kakanta ng sama-sama dahil nga kailangan may social distancing. Dito naman sa seminaryo, pag meron tayong celebration, hindi naman tayo nakakapag-practice ng choir dahil kailangan pa rin natin observe yung mga safety and health protocols. So una, naging mahirap dahil medyo nawala kami dun sa dati namin ginagawa na pagpa-practice.
Tapos pangalawa ay may mga bagong miyembro tayo ngayon ng choir mula doon sa iba't ibang departamento, PY, sa philosophy, sa theology. Sa pagpili ng mga kanta, medyo naging mahirap din dahil hindi namin makita kung paano iaakma yung mga awitin doon sa particular na scene na ipapakita natin doon sa ating dula. Kailangan pagnilayan ng husto. So, may ginawa tayong kanta at meron din namang mga kanta na pinili na tayo na galing doon sa mga iba't ibang kompositor, sa mga iba't ibang gumagawa ng mga kanta, sila Father Manuling, may kanta si Ryan Kayabyab, at yung mga kakantahin natin dito ay hindi lahat ay pamasko. Meron tayong ginamit ng mga inspirational song, I may say na inspirational song, na bagamat hindi mo makikita na inspirational song para ito, pero pag pinagnilayan mo yung awit na ito ay, ito pala ay may aawit natin sa Panginoon o awit ng Panginoon sa atin. Sa mga magsisiawit naman ay, syempre, may mga bago. Hindi na yung dating kumanta doon sa Sayong Tahanan, hindi na sila yung dating kumanta doon sa Ama Natin Concert, yung nagguingoy, yung unang play ng dulahon dati na nag-tutor doon sa iba't ibang parokya, hindi na sila yun. Ibang mukha naman ang makikita natin dito sa dula na ito. Ang mga seminarista ay kahit anong ipagawa mo, basta para sa simbahan at para sa seminaryo ay magagawa. At pero ang hinahanap ko sa kanila ay puso. Puso na maiintindihan nila kung ano yung isasadula nila. Yung puso na maibibigay nila sa mga manunood kung ano yung pinapahatid na mensahe nung dula. Puso na pagkatapos ng dula na ito, pagkatapos ng concert play na ito, kaya nilang isabuhay at kaya nilang ibigay sa iba kung ano yung character nila na ginawa. Para sa akin, itong Christmas caroling concert na ito ay mas nakatungtong sa realidad. Sa mga nakaraang panahon, nagka-caroling ang mga seminarista, pumupunta sa mga bahay-bahay, pero kakanta ng mga awiting Pamasko, magbibigay ng aliw, magdadasal. Pero sa online caroling concert na ito, nakatungtong tayo kung ano ba talaga yung kinakaharap ng bawat tao. At doon, dito sa realidad na kinakaharap ng bagong tao, dito mas nagkakaroon ng bagong kahulugan tong mga kanta sa online caroling concert na ito. Bagamat yung iba dito sa mga kantang to, matagal na nating naririnig. Pero dahil sa panibagong konteksto, ay nagkakaroon ito ng mas malalim na kahulugan at mas bagong buhay. Itong production na ito ay una para sa akin dahil matagal ko na rin pinapangarap na makasali sa isang production ng play or ng theater since enthusiast ako ng theater play. Hindi ko ina-expect na yung mga nakasama kong actors, yung mga awit, mga nakasama ko sa production team, sobrang gagaling. Gano'ng kahalaga yung music? Siyempre, mahalaga ito kasi sa pamamagitan ng musika na ibubulalas nito, yung lingwahe ng musika na ibubulalas nito, yung mga salita na hindi mo masabi. Kaya nga minsan pag nakikinig ka sa isang kanta, bagamat hindi ikaw yung nagsulat nito, wala kang kinalaman doon sa lyrics nito, pero nakikita mo yung sarili mo na parang inaawit din yung music na yun. Dahil binubulalas ng musikang ito kung ano yung nasa sa loob mo na hindi mo mailabas. Ang istoryang ito ay mahalaga dahil sinasabi ng Pagtahan, hindi ka nag-iisa. Mahalaga dahil sinasabi ng Pagtahan, nandito ako, kasama mo ako. Sinasabi ng Pagtahan, naiintindihan kita. Maaari kang umiyak, pero hindi kita pababayaang umiyak mag-isa. Kasama mo kong iiyak, kasama mo kong tatahan. Ang pagtahak sa bukasyon para sa akin ay hindi isang lakad lang. Sabi nga nila, it is not a walk in the park. Rather, ito ay isang buhay talaga. Nandun yung realidad na may mabababang parte o may malulungkot na parte, may masasayang parte. Pero nagpapaalala sa akin ito na sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay natin bilang Kristiyano at sa pansarili kong buhay bilang isang nagpapari, pinapakita nito na nandun lagi yung pag-asa na dala
ng Panginoon na lagi kong kasama. Sa katotohanan na ang Panginoon ay hindi ako iniiwan, nandun lagi yung pag-asa. Bagamat totoo naman na humaharap ako sa araw-araw ng aking buhay sa seminaryo sa mga iba't ibang hamon at pagsubok. So yung aking reflection ng pagninilay sa pagtahan na ito na maaari kong maibahagi, yung pagiging mapagpakumbaba, pagmamahal, pagiging masaya, at pagiging mapagpatawad. Dahil sa kabila ng lahat, ang pagiging mapagpatawad tutulong sa atin upang maging masaya, upang maging mapagpakumbaba. Kasi sa ating pagpapatawad, syempre una sa sarili, mapapatawad din natin yung mga tao sa ating paligid na nagkasala sa atin o nakagawa man ng pagkukulang o ng mali. At doon magsisimula yung kasiyahan dahil may nabuong muli, may naayos na muling pagsasama sa pagitan ng mo at ng ibang tao sa iyong paligid. Sa panahon ngayon na maraming naghihirap sa maraming pag-iisip, sa maraming pagluha, sa maraming pag-iyak, hindi ko kayo pipigilang umiyak. Hindi ko kayo pipigilang tumangis, magngoy-ngoy. Dahil ako naniniwala ako na kailangan rin nating maranasan na umiyak. Pero hindi tayo mananatili doon sa pag-iyak na yun. Dahil merong pag-asa. Kailangan nating tumahan. Kailangan nating patigilin ang paghikbi para mas makita natin yung pag-asa. Dahil pag puro ngoy-ngoy, pag puro iyak, natatabunan yung mata natin ng mga luha. Hindi natin nakikita yung pag-asa, yung liwanag na binibigay sa atin para mas makadiretso tayo, matungo natin, mapuntahan natin yung dapat natin puntahan, ang tahanan. Okay lang pong umiyak, pero iniimbitahan ko po kayong tumahan na, dahil mayroong Diyos. Mayroong Diyos na nakakaintindi sa lahat ng ating pinagdaraanan. Mayroong Diyos na nagpapadala ng kapwa para ikaw ay tumahan. Mayroong Diyos na nakaiintindi at umiintindi sa iyo. Taon-taon po, ang ating mga seminarista ay nanunuluyan sa mga tahanan at mga pamilya dito sa dioseses ng Malolos, sa Bulacan, at sa iba pang mga karatig na dioseses para umawit ng mga pamaskong awitin, bumati sa aming mga kaibigan, mga tagapagtangkilik, mga tagataguyod sa seminaryo. Pero sa taon na ito, dala po ng COVID-19 pandemic, ay hindi magagawa ito ng mga seminarista natin. Bagamat gustong-gusto namin na kayo ay abutin. Pero nakapag-isip po kami ng paraan para kayo ay abutin pa rin sa kabila ng pandemya. Nagsama-sama po ang mga talento at talino ng ating mga seminarista para makapag-alay sa inyo sa panahon ng Albiento at ng Kapaskuhan. Ito po ay tinatawag na Pagtahan, Panunuluyan sa Gitna ng Pandemya, an online caroling. Kagana po rito ang ating mga seminarista at muli ay maghahatid sila ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya na may pananabik para sa kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin sa unang Pasko at sa mga nagdaan pang mga Pasko. Hindi tumitigil ang Diyos ng pag-abot ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nagkatawang taong anak. Halina at samahan niyo po kami sa Pagtahan, Panunuluyan sa Gitna ng Pandemya. Sama-sama tayong lumuha at ngumiti. Humanap ng pag-asa, ng liwanag. Hanapin si Kristo sa ating pagtahan. Magkita-kita po tayo sa December 20, 2020 sa pamamagitan ng aming official Facebook page, ang Immaculate Conception Major Seminary, at sa aming official YouTube channel, ang Jubileum Studio. Sana po, kung haya nyo ito, samahan nyo kami, magsama-sama tayo.